champion sa international football ang under-12 football team ng San Carlos Negros sa Madrid, Espanya. Ito'y matapos nilang masungkit ang titulo sa silver plate category matapos mapatumba ang mga kalaban sa Liga ng Real Madrid Foundation Clinics World Challenge. Ang koponan ng Pilipinas ay binubuo ng 12 manlalaro mula sa San Carlos Negros Occidental. Nagsanay sila sa ilalim ng programa ng Eskwela Socio-Deportiva SIPA na tinataguyod ng Fundasyon Real Madrid na pakikipagtulungan sa Pilipinas sa Filipino NGO Fundasyon Santiago. Sa unang laro, laban sa US, panalo agad ang San Carlos. Sa 5 laro bago makarating sa semifinals, kalaban ng USA, Canada, Turkey at UAE, isang beses lang natalo at isang tabla. Lahat panalo na. Lumipat ko yung bola sa left side kasi bakante. Instruction po ng coach namin na mag-represent sa kalaban. Yung kalaban namin is technically good. So that's why yung ginawa namin, mag-high press lang ng mag-high press until such time, no, yung opponent namin, nakuha namin. It's a mixed emotion because we do not know the strength of the opponent. That we have the scored first. We are coming from behind. Bagamat dehado sa laki ng mga kalaban, desidido mga bata na magtagumpay. Maliliksi, mabilis tumakbo. Pagpasok lang sa field, yung layout nila, their formation, was so good. And second, walang bida. They were all players selflessly playing. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Filipino team ng anumang age bracket ay nakasali sa kampiyonato ng Real Madrid Clinics World Challenge. Kaya mangha ang mga tao na makita may kupona ng Pilipinas. Hindi lang ang kanilang kahusayan ang pinuri, kundi pati rin ang kanilang pagkakaisa at dedikasyon. Natuwa sila. Alam natin sa mundo, hindi kilala ang Pilipinas sa laruan ng football. So sila pag nakita, ay naglalaro pa kayo ng football, at anong pahusay? Isa yun. Pangalawa, yung galang ng mga bata. Yung sports mat night, pag may nag-foul, tinutulungan niya umangat uli yung kalaro nila o yung kalaban nila. Pagtapos ng game, nagmamano sila. Pero muntik nang maudlot ang kanilang tagumpay nang muntik nang hindi makalaro ang Pilipinas team sa semifinals. So meron siyang, after we played against Turkey, meron siyang mga 1 or 30 minutes na gap before our semifinal match. Eh hindi namin alam that time na it was scheduled that afternoon. So we drove back ulit sa venue. Ang mga batang manlalaro, tila local heroes na umuwi sa San Carlos Negros na binigyan ng natatanging pagsalubong. Para sa TFC News, Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain.